You can find this in chapter 10 of Badnes. Ano? So chapter 10 is liquid vapor equilibrium. So remember, actually this course is solution thermodynamics. So actually, ito pa lang talaga yung start ng solution thermodynamics. So we started with refrigeration. Ano? So hopefully, matatapos din naman natin ito kung hanggang saan yung outline. Ano? Okay, so let me share my PowerPoint. Okay, so you can find the materials in this PowerPoint from chapter 10 of Badnes. Ano? So the chapter title is Vapor Liquid Equilibrium. Basically, we were going to deal with solutions. Ano? Solution Vapor Liquid Equilibrium. So at the end of the, at the latter part of the chapter, ano? We'll be dealing with liquid vapor separator. So it's a kind of equipment, no? It's a common equipment in manufacturing process. So we'll try to solve manually on how to predict the concentration of the liquid and vapor phase, you know? And also the amount of vapor phase, amount of liquid phase. Yun yung application nito. Pero at the start of the chapter, we'll first discuss the Reaulds law, tapos the Henry's law, tapos yung meron ng activity, ano? Ganun yung ano natin. Tapos yun nga, last topic would be the liquid vapor separator. Okay, so of course, hindi naman bago sa inyong Reaulds law. Most probably, na-encounter nyo na ito sa physical chemistry. Ano? So basically, sinasabi lang naman ng Reaulds law is that the vapor pressure over the solution of a particular component of the solution is equals to the mole fraction of that solution times the vapor pressure. The pure substance of that particular component, ano? At the same temperature, ano? So in short, Reaulds law is ano, P sub A is equals to X sub A times P sub A star, no? So yung X sub A dito would be the mole fraction of component A in the liquid, no? Tandaan niyo pa? Tandaan niyo pa ang Reaulds law? Good morning. It's a Monday morning. Okay lang ba? Okay lang kayo? Generals, Daniel na lang. Daniel, na tandaan mo pa ang Reaulds law? Na-encounter mo na to before? Nakapag-solve na kayo ng mga problems sa Reaulds law? Sa PKEM? Hindi ko na po patandaan. Actually, madali lang naman. Don't worry. Madali lang naman siya. Madali lang. So, yung X sub A dyan, isa-isahin natin, ano? So yung X sub A dito, this is the mole fraction. May idea naman kayo pag sinabi kong mole fraction, di ba? When you say mole fraction is, it's ano, basically about X sub A, ano? So it's the number of moles of A divided by the total number of moles. Okay naman yon. X sub A. Mahirap kasi sa ano eh, online. Hindi ko alam kung nasaan na kayo. Medyo advanced na kasi yung course. So, pero willing naman ako mag-ano. Eto. You got this? Maria Claire Pregonero. Okay lang to? X sub A mole fraction. N sub A divided by N total. Common sense? Okay. Probably it's okay. Let's proceed. X sub A is mole fraction of A. No? So, pag X, liquid dyan, no? In the liquid. Let's say it's the liquid solution, no? Okay. As opposed to Y sub A, pag sinabi natin Y sub A, sa ano yan? Sa gas, sa vapor, ano?
Okay. Pag X sub A, kasi yun yung nasa Reynolds law, it's in the liquid. So mole fraction of A, A is a any component, chemical component in the liquid solution. Okay? What about P sub A star? P sub A star, ito rin yung ano, it's the same as P sub A saturated. It's the same, ano? It's the same. So basically, this is the vapor pressure. Vapor pressure of pure A. So, halimbawa, A is water, no? Halimbawa, A is water. So, di ba, meron tayong steam table. So pag tinignan nyo, di ba, merong saturated, ano? Sa saturated table. Pag merong temperature, di ba, may temperature column doon. So, yung katapat nung temperature na yon, di ba, may pressure column. Yung katapat niya, yun yung P sub A star. Yun yung saturated pressure of water. You got the idea? Halimbawa, di ba, we have R134A. So, halimbawa, R134A, doon sa refrigeration, di ba, meron ding column ng temperature, tapos meron ding column ng vapor pressure, ng pressure, ano? So, yung katapat ng temperature na pressure, yun yung, ano, P134A star or P134A saturated. You got the idea? Na-imagine nyo ba? So, halimbawa, meron kayong tubig nasa baso, no? Tapos, room temperature, ba? Ano ba room temperature? Mga 25 degrees Celsius. So meron yung vapor pressure, no? So yung vapor pressure na yun, ang tawag ng P sub A star. Kung halimbawa, let's assume that is pure water. Okay? So halimbawa, nilagyan niyo siya ng alcohol, yung solution, nilagyan niyo ng alcohol. Yung water pala nilagyan niyo ng alcohol. So you have water and alcohol solution, no? So yung vapor pressure ng ano doon, ng water doon, hindi na siya equal dun sa P sub A star. Equal na siya dun sa P sub A. So yung P sub A, yun yung vapor pressure nung substance A sa solution, no? You get the idea. R, vapor pressure of A in the solution. Okay lang? P sub A star is for pure, and then P sub A is the vapor pressure in the solution. Malino ba? Ako I emphasize this, ano? Yung tingin ko itong P sub A star at saka itong P sub A. Kahit na napakasimple niya. So by my experience, nung una, ano, sa akin kasi napakasimple niyang dalawa, ano? I can distinguish ito yung pure water. Ito yung solution. Pag pure water, P sub A star. Pag solution, P sub A. Sa akin kasi nung una, ano yun, it is quite simple. Yung pala sa estudyante, medyo nalilito sila dyan, you know? So I hope hindi kayo nalilito. Na-imagine nyo. You need to do some imagination, ano? Na-imagine nyo naman, di ba, magkaiba yung liquid water, pure water, no? Nakalagay siya sa baso. Tapos, alimbawa, lagyan mo siya ng alcohol, ano? Kumuha kayo ng alcohol, yung ginagamit nating anti-COVID, yung pag-sterilize ang kamay natin, di ba? Pag nilagyan mo siya ng alcohol, di ba? Iba na yung characteristic nung nakalagay na liquid sa baso compared dun sa pure na water na nasa baso. Iba na yung characteristic nila, di ba? Diba, halimbawa, pag inamoy mo yung tubig dun sa baso, halos wala ka namang maamoy. Pero once na inamoy mo, pag yung may alcohol, amoy alcohol na siya. No? So kung na-imagine nyo, kaya siya naging amoy alcohol na. Kasi somehow, napipigilan niya nang mag-evaporate yung water. Yung alcohol na talaga yung nag-evaporate. So since maraming alcohol na nag-evaporate, generally, konting water molecule na lang yung nag-evaporate. Ganun yung nangyayari, no? In molecular level. Okay? Kasi limited yung space dun sa taas ng ano eh, ng tubig. Hindi naman sila pwedeng magsabay-sabay na mag-evaporate kasama ng water.
Pare-parehong amount, no? Parehong amount. So that's why we have the Reynolds law, no? So proportional dun sa mole fraction ngayon yung mag-evaporate na mole, molecules ng water, no? Ganun yun. So anyway, so tandaan niyo lang, ano, ito lang naman yung important equation dyan. So pag halimbawa sa water, it should be PV. This is usually, halimbawa ito sa alcohol, ito sa water. No? Usually pag binary. So we have to Reynolds law equation. So pag ternary, pwede pang meron pangatlo. No? So pag quaternary, pwede may pang-apat na component. Madalang naman yun. Usually, binary lang yung mga solution na dinidiscuss natin, especially sa undergrad. No? Any question? Any clarification? So of course, sa problem din, ano? Halimbawa, you are asked to calculate ano ba yung total pressure ng system. So eto, P total pressure is equals to P sub A plus P sub B. So basically, i-add nyo lang yung dalawang vapor pressure kung binary. Ano? Actually, kung mas madami pang components, pwede nyo pa itong dagdagan ng plus PC plus PD, ganun. Ano? So actually, ito, Dalton's law na to. Ano? Ito, Dalton's law. You still remember Dalton's law? From Jenkin? So sabi ng Dalton's law, the sum of the partial pressure is equal to the total pressure. Di ba? Okay. So it's quite simple. Yeah, add nyo lang naman. Ano? Tapos, this is, yung Y sub A naman dito, Y sub A here is just simply the mole fraction. Ito. No? Siyempre, this is the mole fraction of A, no, in the vapor over the solution, no? Na imagine nyo, di ba, pag if you have a liquid solution, some fraction of it will evaporate, ano? Kaya nga may vapor pressure tayo, ano? Tapos yung nag-evaporate na yon, di ba sinasabi ko sa inyo kanina, marami yung alcohol, pero hindi rin siya pure alcohol, may tubig din doon, may water molecule din, ano? So Y sub A is the mole fraction of A in vapor over the solution. Okay? Tapos mathematically, no, if we're going to assume that the system, yung vapor system natin is ano, is an ideal gas, no? Bawa ideal gas siya. So Y sub A is equals to P sub A divided by P. Ito, you're familiar with this equation? You're familiar with this equation? So galing lang yan sa ideal gas law, no? So start tayo dun sa definition ng Y sub A. Iba ang definition ng Y sub A, parang ganito rin. Ano? Number of moles of A sa vapor, ano? Sa vapor divided by number of moles, total number of moles sa vapor. Okay. So pag in-apply niyo yung ano, yung ideal gas equation, ano bang ideal gas equation? 'Di ba? PV is equals to nRT. Ha? Ta, ideal gas. So pag in-isolate niyo yung N would be equal to PB over RT. Question? Okay. So pag tinrans, ano, ito, in-express nyo yung N sub A in terms of the ideal gas law, you will have P sub A times B. This is the volume na ina-occupy nung, ano, nung vapor divided by the gas constant divided by the temperature. No? Do you agree? N sub A? So ganun din sa ano, sa total number of moles. Pero this time you have the total pressure times B divided by R divided by T. Do you have any question at this point? Okay. So what will happen is magka-cancel out lang to, ano? Ito magka-cancel out lang kasi they are occupying the same volume. Magka-cancel out lang yan. So assuming na yung vapor natin, isa lang naman yung temperature nila, cancel out din yung temperature. And of course, gas constant, hindi naman nagbabago yan. Kaya nga constant. Ano? So Y sub A, kung nga tira na lang is P sub A divided by total pressure. So that is, this is true
assuming na ano, yung system follows the ideal gas equation. Ano? E sub A divided by P. So yun, itong tatlong equation na to, usually ito yung ginagamit in solving ano, Wiehoff's law problems, ano, kay Banes, specifically kay Banes. Do you have any question, concerns before we solve some problem? So yun, itong tatlo na to, yung gagamitin natin equations. Okay, let's try to ang historically ano, ang board exam, di ba, 50% sabi ko nga sa inyo, 50% thermodynamics, ano? Yan lang. Usually ito rin lang mga ano, mga sample problem yung lumalabas sa, di ba? These are the solved problems in the book, not actually the problems in the end of the chapter. No? Usually yung mga sample problems lang din yung lumalabas sa board exam. Ginagawa lang nilang multiple choice, ano? So, ganun yung nakikita namin dito. So, kaya kami inaano namin, ito talaga yung dinidiscuss namin sa estudyante, ano? Kasi eventually ito rin yung lumalabas sa board exam. Actually, sinasabihan namin sila na halimbawa hindi niyo maintindihan, no? I-memorize niyo lang yung mga final answer sa sample. Sa kay ano, kay Banes. Yeah, that's why I'm encouraging you to have the ano, the book, not the physical book. Kasi mas convenient siya na i-browse, i-review. Okay, so this is example 10.1. Binary system acetonide trial, no? That's component number 1. Nitromethane, that's component number 2. Conforms closely to Wiehoff's law. I wonder kung nakakita na kayo ng acetonitrile in person at saka nitromethane, ano? So, actually, nung estudyante rin kami, hindi rin kami nakakakita niyan. Pero syempre, pag nag-work na kayo sa industry, makikita niyo na yan. These chemicals are commonly used for, ano, for HPLC, ano? Pag high-performance chromatography, yung ginagamit yan, yung acetonitrile at saka yung mga nitromethane. So, vapor pressures for the pure species are given by the following Antoine's equation. So, I hope you're familiar with this form of ano, Antoine's equation. It's very important. Ano, kasi nga sinasabi ko sa inyo, I think na-mention ko sa inyo, ano, hindi gumagana yung steam table natin sa ano, sa handbook. So, pag kailangan nyo ng pH2O saturated or pH2O star, gagamitin niyo yung Antoine's equation sa handbook. Yun yung malapit na value kay Banes at saka sa 7th edition, no? Kasi hanggang ngayon yun pa rin yung nasa ano nila, yung nasa question bank ng ating board, based pa rin dun sa 7th edition na ano, 7th edition at saka Banes na steam table. So Antoine's yung ginagamit, ano? Hindi napapakinabangan yung table, yung steam table natin sa, kumbawa, naka 8 kayo o kaya naka 9, ano? Hindi napapakinabangan ng maayos. Gumigit na kasi, halimbawa, between B and C, kung minsan nandoon siya sa pagitan, yung values ng B and C, dun, pag yung ginamit nyo yung, ano, yung steam table sa handbook, ano? So, ganito yung form ng, ano, no? Ganito yung form ng Antoine's equation. You usually have ln of the pressure. So this is pati yung ano pati yung pag-i-express ng unit, dapat familiar din kayo. Sa board exam natin ganito rin yung pag-i-express ng unit. So hindi kayo pwedeng magtanong sa proctor, hindi nila yan alam. Halimbawa, sir, ano ba to divided by kPa? No, kPa is the unit of the pressure. Ganun yan, ha? You need to be familiar. Ganyan din yung pagka-express sa board natin, ano? LNP1 sat, tapos itong kPa, ibig sabihin yung pressure nung P1, nung pressure 1 sat is kilopascal, no? 14.2724 minus 2945.47. Ano to, di ba? A, ganyan yung handbook. B, and then this is C. Naka-table yan sa handbook ng ganyan. A, B, C. Tapos yung temperature nandito. And again, the unit of the temperature is degrees Celsius. Okay?
Malinaw? Ganun din dito, ano, this is for 2 LNP2 sat. So ibig sabihin this is for nitromethane, ano? So LNP2 sat, and then ito yung unit niya, kPa, 14.2043 minus 2972.64 divided by T in degrees Celsius plus 209.00. So the question is, prepare a graph showing P versus X1 and P versus Y1 for a temperature of 75 degrees Celsius. Okay? So what we're going to do is we're going to solve P1 sat at 75 degrees Celsius. Kung na-imagine nyo, itong 75, substitute nyo lang doon, no? And then you'll find P1 sat, di ba? So ganun din dito sa pangalawa, substitute nyo lang yung P1 sat dito, di ba? And you'll be able to get P2 sat. So once you have P1 sat at saka P2 sat, you can then apply the Ryotz law. So di ba sabi ng Ryotz law, halimbawa di ba, acetonitrile yung 1, ano? So sabi ng Ryotz law, di ba, P1 is equals to P1 sat times X1. Diba? Ganun, ano? So later, meron tayong mga values, ano? So, halimbawa, i-assume lang na, kasi wala namang given, ano? Walang given na X1. So, mag-assume lang tayo ng X1 and then we're going to solve P1. So, ganun din yun, ano? So we also have, sabi rin ng Ryotz law, P2 is equals to P2 sat times X2. Pag alam niyo na yung value ng X1, alam niyo na rin yung value ng X2. Kasi binary lang naman to, ano? Binary system. So pag sinabing binary system, X1 plus X2 is equals to 1. Diba? So it follows that X2 is equals to 1 minus X1. So halimbawa, 0 yung X1. So automatically, 1 minus 0, X2 is equals to 1. Ganun lang yan. Ano? So we'll have P1 and P2. Tapos, the total pressure is simply, kasi di ba inaanap total pressure? Ano? The total pressure is simply, anong formula ng total pressure? P1 plus P2. So yun, ganun yung gagawin natin. Ano? Any question before I solve this problem? Okay, so kung wala, let's find P1 sat. So substitute ko lang dito yung temperature. I have 14.2724 minus 2945.47 no, divided by 75 degrees Celsius, ano? Plus 224. Okay? So I'll just try to solve P1 sat. What's the value of P1 sat? Yeah, get your calculator. Sure, Monday. Okay naman. Parang ano niya na, no? Parang na lang kailag may pinatensya. Get your calculator. Lagi kayong pipindot ng calculator. Kasi pag ako observation ko, parang 2 weeks lang hindi pumipindot ng calculator eh. Na naninibago na ako pag pindot ko ulit. Ano? Try to find the value of P1 sat. Pwede kayong mag-ship solve, kaya lang medyo mabagal. So, kunin nyo na lang yung ano. Basically, kunin nyo yung E raised to that number. Ano? E-ans. Ako, E-ans na lang ginamit ko. At sa value? Ito na tayo. Very good. Very good, Patrick. Very good, Princess. I also got that value. Ano? 83.21. Very good, Dorothy. Very good, Karil. Very good, Claire. Very good, what is this? Aba kayong kanina pa. Ito yun, ano? So, dinerecho ko na kasi. So, I have this P1 sat is 83.21. Approximately, ganun, ano? But of course, you can put that in memory. Okay. So the same thing, let's try to calculate ano P2 sat. Ito gawin niyo lamang ano 75 degrees Celsius. So what would be the value of P2 sat?
Yes. Hali lang ha. 2972.64 divided by 75 plus 209. Ay, ano bang ginawa ko? Anong pindot? 2972.64 75 plus 209. Mali. Mali lang. Meron pa palang 14. Ba't hindi ko sinasama yung 14? 14.2042. Minus 2972.64. Okay. Tingin. Pareho ba tayo? Okay. Very good, AJ. Very good, Brile. 41.98 na. Very good, Dorothy. Very good, Princess. Very good, Patrick. Very good, Claire. Very good, Christian. Very good, Kareel. Very good, Brile. Very good, AJ. Very good, Paulina. Very good, Ivan. Very good, Stephanie. 41.98. So, P2SAT is 41.98. Okay. So, dito na tayo. Ano? So halimbawa, let's assume na ano, let's try if x1 is equals to 0. So automatically, kung 0 yung x1 nyo, kahit ano pa yung value ng p1 sat nyo, p1 would follow that, no? So yan ha. P1 would be anong value ng p1 kung 0 ang x1. Sige nga, Marjorie. Yes, that's correct, AJ. What about your ano? Very good, ano? So I hope everybody got that, ano? P1 would be automatically 0. Okay. So what about P2? Anong value ng P2? So if X1 is equals to 0, halimbawa ito yung formula natin ng X2, di ba? 1 minus X1. So if X1 is 0, di ba? X2 would be equal to 1. So what would be the value of P2? Automatically, it would be the same as this one, di ba? Yung P2 sat, no? Yes. Very good, Christian. Ano? 41.98. Very good, Karim. Automatically, P2 is 41.98 kilopascal. Okay, so what's the total pressure of the system? Add lang natin yung dalawa. So automatically, P is 0 yung P1, tapos yung P2, 41.98. So it follows that P, total pressure is 41.98. No? Okay. So what about, ano, what about Y1? Ano magiging value ng Y1? Remember, ang Y1 ay P1 divided by the total pressure. So if P1 is equals to 0, matik na, no? Matik na yung Y1 ay 0 din. So, yun, ano? Basically, we were just going to get several points, no? In order to plot a graph, ano? So, if x1 is 0, ito yung percent natin ng points, ano? So, p would be equal to 41.98 and y1 is equal to 0. Yan yung tatlong points na so far na-discuss natin. So, do you have any question? So ulit-ulitin lang natin yan. Halimbawa, try natin susunod. X1 is equal to 0.2. No? So check lang muna natin before we proceed. So 0 ang X1, 0 ang Y1. P is 41.98. Yun yung required, di ba? So yung first point dito sa P versus X1 is 0, tapos 41.98. Dito sa P versus Y1, 0, and then 41.98. Ano? Parang ganito, gagawa tayo ng ganitong table. Ano? X1, 0, Y1, 0, pressure in KPA is 41.98. Tama, ano? This is from the book. So far, tama, ano? Any question? Let's try 0.2. Let's try 0.2. I'm going to... mag-whiteboard na lang ako.
para mas malinis, ano? So if we're going to try ano x1 is equals to 0.2, okay? See, it follows that x2, di ba, 1 minus x1, ano? Diba? Value ng x2. Eh, sorry. 1 minus x1. So it follows ano? 1 minus 0.2. So x2 is 1 minus, paulit-ulit. This is 0.8. Okay? Now let's try to calculate P1. So P1, this is real slow, ano? So P1 is equals to P1 sat times x1. Just substitute the value. So P1 P1 sat is 83.21 times 0.2 yan. 16.64. Okay? APA. Tapos, the same thing with P2. Ano? P2 is equals to P2 sat times X2. So, P2 is 41.98. Okay? This is in APA. And then, P2 is 0.8. APA. So total pressure, add natin yung dalawa, Dalton's law, P1 plus P2. No, this is Dalton's law. Yan din, importante din yan. Tinatanong din yan kung ano yung anong tawag dun sa law na sum siya ng sa board, no? Sum, yung sum ng vapor pressure is equal to total pressure. That's Dalton's law. I hope you can remember this. So, substitute lang natin. P is 16.64, okay, plus 8.396. So, both of them are in KPA, you know? So, total pressure is... Question? Very good. 16.64. Ito ata mali. Ito mali. Ano? Mali. Mali yung napindot ko sa calculator. 33.58. Ano? Sorry. Kung ano na napipindot ko. 584. What's the total pressure? Tama na? Okay, very good, Carilla, no? Total pressure is mga 50 daw, ano? 33.584 divided by 16.64. Eh, ba't ba divide? 50.224. Dami kasi sa weekends, eh. Nasabit ang pindot sa calculator. Do you agree with these values? 50.22 sabi ni Miss Estelita. So very good. Very good, Ivan. Very good, Princess. Very good, Karina. Very good, Dorothy. Okay. So the last thing that we need is y1, ano? Kasi meron na tayong x1, tapos meron na rin tayong p. So yung y1 na lang. So ang y1, ang formula ng y1 ay p1 divided by the total pressure. So substitute lang natin. So p1 is this one, 16.64, tapos divided by 50.224. Yes. Sali lang naman, ano? So around 0.331, no? Do you have any question? Did you get the same for Y1? Yes, very good, Marjorie.
Very good, Dorothy. Very good, Princess. Very good, Andrea. Okay. Any question? Maganda lamang yung ano na yung flow na solution. So, balik tayo sa PowerPoint. Okay. Patingnan natin. Tandaan niyo pa ba? Ang sagot natin. Ito yung sa ano, no? Ito, tama ito, no? 0.331. Sa calculator ko, 0.3313. Dapat pala hanggang 4. So, 0.3313. So, tama naman ito, no? And then, 50.22. 50.23. Okay na rin naman. Sa ano naman sa exam, usually naglalagay naman ako ng plus or minus. May range naman ako nilalagay ng tama sa ito, no? Diba, plus or minus 0.01. For para sa consideration. At saka ano, usually pag major exam naman dinidisplay ko rin naman yung mga final answers. So ma-check nyo naman kung halimbawa mali yung pagka-check sa inyo ng BBL. Ano? I-complain nyo na lang. So do you have any question regarding this problem? Okay. Kung wala, I would like you to solve before we go to that. Ano? So pag pinlot natin 'yon, ano, ito yung phase diagram. So you familiar with this phase diagram, pressure, composition, phase diagram? Dapat na encounter niyo rin sa PKM, ano? Pressure ang nasa Y. meron. Meron naman. Partial points daw. Sige, lalagyan natin. All your requests will be granted. I'm your genie. So ito no? We have the pressure on Y. Ang tawag dito is ano, pressure composition phase diagram, ano? So this is the pressure in kPa, yung nasa Y axis. Tapos yung nasa X axis, either Y or X, no? Hindi ko lang kita nyo. It's either Y or X. So, ganun. Pag mataas ang pressure, I don't know kung na-imagine nyo. Pero generally, pag mataas ang pressure, the solution will become liquid. Kaya nakalagay dito, subcooled liquid. Yung nasa taas nung curve natin. Ano? Tapos pag mababa naman ang pressure, I don't know kung na-imagine nyo. Pero, yun, pag mababa ang pressure, nag-i-evaporate. No? Parang ako, I used to imagine this, ha? Pag mababa ang pressure, no, vacuum, mas madaling mag-boil, mas madaling mag-evaporate. So that's why you have here superheated vapor dito sa area na to, ano? Below the curve. So yung ano, yung X kasi, yung this is the Reaulds law, itong line na to. Itong line na to sa taas, no? So ito yung against X, pressure against X. Kasi 'di ba Reaulds law is PA is equals to PA star times X. So, di ba line yun? Tama? Mas may... Ayun. Ito. Itong nasa taas na line. So, this is from P, ano, P sub pressure pala to. Total pressure pala. Total pressure is equals to P sub A star, no? This is a constant, times X sub A plus P sub B star times X sub B, no? So, kasi diba, this is total pressure. So, pag ginanito nyo, pinalitan nyo yung X sub B ng ano, ng 1 minus X2. It's A, ano? Yan. So, it's hindi pala siya kasing simple na kasi, actually, tama naman, kasi Reaulds law kaya line, pero medyo mas complicated pala ng konti. So, ang mangyayari dito, meron kayong P sub B star, ito times 1, ano? Meron kayong P sub B star. Ito yung y-intercept niya. Yun. Tapos yung kanyang slope niya. Kasi pa-factor out niya yung x, di ba? So ang slope niya ay slope.
x sub a. Ito yun. So negative p sub a, x sub a. O, factor out niya yung x sub a. Pwedeng ang slope ay positive x sub a. Ano? Tapos p sub a star minus p sub b star. Tama? So ito yung slope. Ito yung y-intercept. Tapos dito is the total pressure. Line yan. Kasi constant to. Constant din to. So ito yung slope ng x sub a. Tama? Pinakita na rin naman ito dapat sa PCAM, di ba? Question? Do you have any concern? Kaya line to. Makuha nyo. Iniisip ko kasi kanina, ganun kasimple lang. Kaya line to kasi real slow. Iniisip ko, ito lang yan. Hindi nga pala, may p sub, meron pa palang ano, p sub b star times xb. Pero yung xb, pwedeng palitan ng y minus xa. Tapos, it will be simplified to this kind of equation. Ano? Kaya ito, linear. Kasi constant naman yung p sub a star tsaka yung p sub b star. This is the same as p1 sat and p2 sat. Ano? X sub a times x sub a. X sub a is the, this is the slope, and then this is the y-intercept. Tama ba? Tama naman yung math ko, ano? Wala naman akong mali. Okay. This one, ito naman yung curve ng curve na yan. Ano? Kasi this is the P versus Y. So, bakit siya curve? Paano ba ang formula ng Y? Di ba, Y is, ba, Y sub A, ano? You know? Ito, mas complicated itong i-derive equation nito. P divided by P sub A divided by total pressure. So, ang total pressure, medyo madali lang naman pala. So, ang total pressure, palitin lang natin sila sa P sub A divided by Y sub A. Ano? Ganun. Okay. So, tama to? Gets this? So, kaya siya nagiging curve kasi yung Y sub A ay PA star times X A divided by Y A. Yun. Parang ano siya, no? Parang, di ba pag ganyan, hyperbola. Is there familiar with the analytical geometry? Pag nasa baba yung variable. Di ba? Parabola yan, ano? P is equals to P sub A star X sub A divided by Y sub A. So that's why this is a curve. Yung parang some sort of inverse proportionality, ano? Anyway, let's not go farther. Pag ano naman, meron naman tayong raw data dito, ano? Medyo mahaba kasi yung, I think medyo mahaba yung derivation. So basically, yung Y, yung P at saka yung Y, i-graph nyo lang naman to. Ano? Ito yung mga, ito yung total pressure value, tapos ito yung Y value niya. So ang lumabas, sabihin na lang natin ganun, ang lumabas, it's a curve. Ito naman, yung X versus P, it's a line. So, yun, madali nating na ano yun. Nakita yung rason, ano? Kasi ito yun. Ito yung equation. It's a line. Ito, ayun, kasi nasa ilalim yung Y, ano? Nasa ilalim siya ng constant. So, parang ano to? Parabola. That's why this is a curve. Any question? You're familiar with this, ano? With this pressure composition phase diagram. So, sa taas, liquid, sa baba, vapor. What about, halimbawa, nandito sa loob yung point? Halimbawa, itong point na to. Anong phase? Liquid ba, vapor ba? Pag nandito sa loob ng curve. What do you got? Yep, very good, Brian. No, liquid, vapor. Alam niyo naman pala, naturo naman pala sa inyo. Yan. Pag nandito sa loob, liquid vapor, no? Exists in equilibrium. Okay, so sabi pa dito, yung point B, bubble point, no? So ibig sabihin, nagsisimula na siyang mag-evaporate. Bubble point kasi kumukulo na siya. Ito, itong point B na to, ano?
kumukulo na siya at this particular temperature and pressure. Kasi itong plot na to at 75 degrees Celsius to, ano? So at 75 degrees Celsius, pag ang pressure nyo, binaba nyo sa around 60-something, magbo-boil, no? Magbo-boil na siya. So this is the bubble point, itong B. Tapos ito namang C is the dew point. So kung galing naman kayo dito sa baba, so tapos dahan-dahan yung tinataasan yung pressure. Di ba, halimbawa, ano siya? Gas, vapor siya. Ano? Galing kayo dito sa baba. Galing kayo dito sa D. Tapos dahan-dahan yung tinataasan yung pressure. So yung D naman is dew point. No? Yung para bang, di ba, halimbawa, yung may, meron kayong baso, tapos meron siyang yellow. No? Tapos di ba makikita nyo yung baso mababasa, magkakaroon ng moisture sa labas. Di ba? Ang tawag doon is dew point. Nakuha nyo rin, di ba? Dinidiscuss naman yun sa, ano, sa Chikal. Yung mga dew point, bubble point, di ba? Ito naman ay, itong point C naman ay dew point. Yung point B ay bubble point. any concern? Meron bang malabo regarding this phase diagram? Probably I will ask you to identify, ano, halimbawa, anong meron sa point B? Multiple choice naman. Is it bubble point, dew point, ganun. Dali lang naman, ano. Anong meron dito sa area na to? Anong state meron dito sa area na to? Is it vapor? Is it liquid? Is it liquid vapor? Nag-exam kayo ng ganun sa ano, sa PICAN, di ba? Ganun yung exam, phase diagram. Tandaan niyo pa yung mga rabbit. Ito, simple lang to eh. Di ba yung rabbit may tenga pa? Anyway, we don't have any question. So, let's go to the calculation part. So, please try to get some paper, pen, pencil, calculator, and then try to solve this problem. Ano? Actually, it's the same problem, pero iba yung ano, no? Malamang yung composition niyo. You can check BBL for your composition. So, it's the same problem. Binary system acetonitrile 1 and nitromethane 2 conforms to Reaulph's law. Okay, vapor pressure for the pure species are given by the following Antoine's equation. So, LNP1 sat in kPa is equals to 14.2724 minus 2945.47 all over temperature in degrees Celsius at 224 plus 224, sorry. LNP2 sat in kilopascal again is equals to 14.2043 minus 2972.64 all over temperature in degrees Celsius plus 209. So you need to calculate the acetonitrile mole fraction in the vapor phase that is in equilibrium with a mole percent nitromethane liquid solution at 75 degrees Celsius. Medyo may kulang lang dito na ano, ha? Mole percent. I think, hindi ko alam, pero parang, basta, gano'n, hindi ko matanda ako na correct ko sa BBL, pero this is supposed to be mole percent, ha? Para hindi na kayo hindi na komplikado yung calculation, diretso lang. Okay, so kung meron na kayong sagot dito, paki-input na lang sa BBL. Pati paki-attach yung solution, ha? So as you can see, iba-iba yung magiging sagot niyo diyan. Kasi iba-iba yung ano, iba-iba yung mole percent yun ng nitromethane, ano? Tapos generally itong acetonitrile, yung mga nitromethane, it's just the same as your like chloromethane. It's a colorless liquid, pare-parehas lang yan. Ano, magkakaiba lang diyan yung amoy nila. Pero itsura nila pare-parehas lang. If you want to imagine these chemicals. These are generally used for ano, chromatography. Acetonitrile, nitromethane, methane, no? Ethane, ethyl acetate, yan. At yan ginagamit yan sa chromatography. Hindi masyado tinuturo sa mga major courses yung ano, chromatography. Medyo relatively bagong ano yan, bagong unit. 90s, no?
Wala pa sa curriculum ng KMN. What time is it? Na available din to sa ano sa BBL. You can find the BBL. Ano ba oh, oh, oh. Nakalimutan ko. Friday na kasi. Sige, ya, ano kaya habi ka na rin. Ha? Ah, oo, oo, oo. Oo nga, hindi ko pa na-upload yung last class natin. Nasa BBL naman to, paka-check nyo na lang sa BBL. O kaya paka-screenshot nyo na lang. If you want to copy. Check ako na attendance eh. Please say present when your name is read, no? Andrea Mary Alam. Present po. Adrian Alaras. Present po. Ira Mabel Almario. Present po. Dorothy Joy Alpino. Present po. Johan Aquino. Present po. John Ivan Bagatnan. Present po. Samantha Claire Bidea. Jean Margaret Biroya. Rachel Kabilangan. Present po. Carlos Miguel Kapanayan. Present po, sir. Alia Jan Di Carta. Present po. Tricia Lorraine Cruz. Tricia. Baka next term, face-to-face na, ano? So, meron akong nabasa eh. Dati daw, nung nagsimula yung pandemic, 80% gusto ng face-to-face, 20% lang yung gusto ng online. Tapos, di ba ngayon magpe-face-to-face na? Nag-survey ulit sila. So, sabi daw, statistically daw, sabi ng survey, 20% na lang yung gusto ng face-to-face. 80% daw. Bumaliktad daw yung data. 80% daw gusto ng ano, online. So gusto lang nila daw mag face to face doon sa mga PE, doon sa mga courses na engaging, socially engaging na. Ba PE ganun. I don't know. Sige, subukan ko mag-ano sa inyo, mag-survey sa inyo. Cristiana Joy Diana. Present po. Christine Joy, sorry, not Cristiana. Christine Joy Diana, sorry. Bianca Marie Flores. Bianca. Tapos tinatanong daw yung mga estudyante kung bakit gusto nila ng online. Gusto daw nila kasi pag nagmamat sila, nakahiga lang. Totoo ba yun? Is it true din ba sa inyo yun? Mas convenient daw. I don't know. Marjorie Ann Gabuat. Marjorie? Present po. Vince Kendrick Sebastian Garcia. Vince? Present po. Estelita Julia Hismundo. Present po. Jasper Allen Gonzalez. Present po. Nadia Subitskaya Gonzalez. Your name? Present po. Subitskaya. Pauline Jules Lapus. Present po.
Stephanie Arian Yamson. Present po. Jean Rose, Gian Rose, Daniel Magimo. Gian Rose, ano? Present po. Crystal Alodi Magtalas. Kung bata na po yung siyang makatang talaga. June James Mata. June James Mata. Attend kayo. Yung attendance nyo. Ano bang gagawin ko sa attendance nyo? Basta I'll make a way na ano. Included siya sa ano. Included siya sa grading system. Kristen Micaela Moral. Present po. Romano Daniel Panye. Present po. Angel Catherine Pedregal. Present po. Ang advantage kasi ng synchronous, siyempre pwede kayong magtanong kung, or mag-clarify. Ano? Maria Claire Pregonero. Present po. Christian Rad Rambacal. Present po, sir. Maria Caril Ruiz. Present po. Audrey Jan Sorian. Present, sir. Princess Lainil Caris Torres. Present po, sir. Aba ng pangalan mo, princess. Princess Bryl Robert Trobella. Present po, sir. Familiar sa akin yung apelyido. Any ano? Yung father mo ba dati sa Wyatt? Bryl? Ano po, may tito po ako nagtrabaho po sa Wyatt. Oh, mga tito mo nga siguro si ano. Si Mike ano? Michael po. Patrick Sen, Erol Sabala. Present po. Alexandra Micaela Sornosa. Present po. Sige, solve. Sir, present daw po si Bianca, nag-CR lang daw po. Okay na yung ano attendance ni Bianca. Na-check pa. Sir, ask lang po kung i-upload niyo po yung lecture na yun. Upload ko. Upload ko lahat. Sige pa, thank you. Kasi ano, sa computer kasi ako nagsisave. So, it takes some time bago niya maano. Kino-convert niya pa. Kaya hindi siya agad-agad nag-upload. Tapos i-upload ko pa sa YouTube. Kaya hindi siya instant. Ano? Hindi ko pa alam yung sa cloud. Eh. Subukan ko yung sa cloud. Para diretso upload na daw yun. Hindi ko pa naaaral. Medyo matagal kasi yung conversion. But anyway, hindi upload yun.
No rounding up. Yup, sa process. Sa final answer lang. Tama kay Stelita. James, okay na yung attendance mo. Tapos na? Paki-upload yung solution. Mama, be careful. Dahan-dahan lang ang bunot. Huwag ka magmadali kasi naano yung kuryente. Silang ko yun, ha? Magpapayin lang. Magpapayin lang. Na? Nakatapos na? Let's see.
Yun, very good. Angel Catherine Pedregal. To find the value of A, check your BBL, ha? Find the value of A, check your BBL. So Holy Week, so Friday, Holy Friday, Biyernes Santo. So, ay, pasok. Wala tayong Zoom. So see you again on Monday, you know? Kailan pa sila na exam? Friday, next week. Ito naman, eh, bali refrigeration lang at saka yung madidiscuss natin sa Monday. So, again, this law. Kaya naman nyo? Okay lang sa inyo? Sa bali next, yun yung kasi yung schedule ng prelims eh, yung week na yun. So, okay lang ba Friday? Yung clash hour natin? 8:30 to 11:30 next week. Okay. Bali ko hanggang ang coverage ang ganda sa madiscuss natin sa Monday. Yan na. Siguro handles na. Try nyo nang isolve, although bukas pa yung deadline, pero try nyo nang isolve. Baka makalimutan nyo pa, madali lang. Actually, madali lang naman yun, pero pag nakalimutan nyo pa, mas madaming effort yun. Try nyo nang isolve today. If I were you, I will solve it today. We have 3 attempts, no? So, suggestion, huwag kayong mag-round off. Anyway, meron naman siyang nalagyan ko naman ata ng plus or minus. So, safe pa rin yun. Kahit mag-round off kayo ng basta dagdagan niyo yung significant figures yan, mga apat na digits. Maraming apat na digits kung mag-round off nung ito. Kasi 2 decimal places yung required. So, apat na digits yan. So, doon, pag mag-round off nung kayo, huwag kayong bababa ng apat.
Oo nga, no? Sige nga. Sige, ano ba ako ng... Ano, na-curious lang talaga ako kasi nakita ko sa ano. Balik na daw ngayon. Ano ko kung totoo yun. Dali lang, hanap ako ng ano. Yan, sagutan niyo nga yung poll. Please, nasa ano, nasa Jess. Tik-tik lang naman yan. Please answer the poll.
It's in the ano, the link is in the messages. Ay, mali nga kay Dorothy lang pala nasa misalaya ulit. Kaya pala hindi kayo nagsasagot. I'm sorry. Yan, yan. Sagutan niyo yung pool. Leading yung hybrid with two votes. Yeah, ganyan nga yung nasa study. Tapos sa study pa, ah, may isa ng face-to-face. Leading pa rin yung hybrid. Malang may gusto ng ano, pure online. Currently, it's 11-5. 12-6. 12 sa hybrid. 6. 6 sa face-to-face. Eighteen-six. 18 votes for hybrid, 6 votes for online. Ano, 6 votes for face-to-face, 18 votes for hybrid, face-to-face and online. Yeah? Mm, 31 tayo. Iba, boto pa kayo. Pero pampito, hindi pa bumoboto. Seventy-six percent speaker and hybrid. Tapos ano, 6 votes for ano, face-to-face. Walang bumoboto ng pure online. 26 votes.
11:22, 11:23. Musta? Yun, we have 10 submissions sa exercise. Yun, very good, Dorothy. Very good, Estelita. Very good, Jasper, Allen. Very good, Pauline. Very good, Stephanie. Very good, Angel, Catherine Pedregala. Very good, Maria Claire Pregonero. Very good, ano, Maria Caril Ruiz. Very good, Audrey. John Soriano. Very good, Patrick Sabala. Very good, Alexandra. Okay. Tapos, sa pool natin. Ayun, 30 votes for hybrid, face-to-face and online. Tapos, 6 votes for face-to-face. Tapos, ano? 5 votes for online. Oh, may mga bumoboto pa rin nga talaga ng online lang, ano? Interesting. So ganyan din yung, actually ganyan din yung almost ganyan din yung nakita ko sa ano, sa na ano na result. Konti na lang nga talaga yung gusto ng pure na face to face, ano? It's hindi siya ano, hindi siya it, ang i-expect ko kasi is most of you will prepare ano face to face, yung pure talaga na face to face. So as you can see, most prefer the hybrid, no? Ang sabi pa nga nung study, ano, ang gusto nila, yung mga technical courses na ganito, online. Tapos ang face-to-face lang daw nila, yung mga ano, yung mga social courses. Yung iba, PE, yung mga ganun. Anyway. Yep. You can go. Good luck. Ingat sa pagda-drive, Estelita. Yun, it's 11:25. So, see you on Monday, ha? Bye-bye. Thank you po, sir. Yes, bye-bye. Have a good day. Thank you po.